SESCO Dashboard Tour, how to use your points dito sa SESCO. So every time na bumibili ka ng mga loose products, eh meron tayong mga products na may katumbas na points. So after you purchase, after yung transaction ay makomplete, you can go to the points section. So ito yung points section, pindutin mo lang. Papasok dito sa points balance mo, yung mga points na katumbas nung loose products na in-order mo. So for example, merong 120 points. Let's say, umorder ka ng 12 bottles of perfumes. That is 10 points each bottle. So merong papasok na 120 points sa yung points balance. Now, ikaw ang magde-decide kung saan mo siya ilalagay. Kung sa binary points ba? Or sa unilevel points? Pero monthly, meron tayong maintenance dito sa ating SESCO business na 50 points para dito sa unilevel maintenance points. So, paano ka maglalagay ng points? Paano mo gagamitin ng points? Meron po ditong nakalagay na transfer. Pindutin mo lang. And then, ikaw mamimili kung binary points or unilevel points. So, let's say unilevel muna. Ayan. So, merong minimum transfer of 50 points para sa unilevel. So, yung amount, lagay mo lang 50, security pin, and then click submit. After that, ma-activate na ang iyong unilevel program. Ibig sabihin, for this month, maintained ka na. Now, yung ibang points, pwede mong ilagay sa binary points naman. So, let's say na i-transfer mo na yung 50, so 70 na lang yung balance, no? So, pindutin mo lang ulit tong transfer. Tapos, ang piliin mo naman is the binary points. So, ikaw maglalagay kung ilang amount yung ito-transfer mo sa binary, security pin, and then click submit. So, para may idea po kayo, ang binary points ay papasok sa tinatawag nating group points program. Ibig sabihin, pwede siyang maging waiting points or pwede siyang mag-match at magkaroon ka ng group points bonus. Para maintindihan mo yan, meron tayong video dyan, SESCO DYK group points program. Now, pagka-transfer mo ng points sa iyong binary, hindi pa siya automatically na magma-match. Kasi pipili ka pa ng account kung saan mo siya specific na ilalagay. So for example, meron kang multiple accounts. Para magawa mo yon, all you have to do is to go dito sa accounts, click add points. Ayan. So pag kinlik mo yung add points, meron kang iba't ibang accounts na nandyan. So you can ask your team leader, your coaches, kung saang account ba maganda ilagay yung points. So for example, ilalagay mo yung points sa CK00015. So itong account na to. Ayan. So pag nag-add ka ng points dyan, lahat ng accounts na nasa taas nyan ay magkakaroon ng points sa group points program. Pero yung CK00015, hindi na madadagdagan yung points niya sa left or right. Ang madadagdagan sa kanya is incentive points. Pero lahat ng nasa taas niya na accounts, magkakaroon ng points sa group points program. So kapag nai-add mo na, yan, gagawin mo lang, pindutin mo lang yung add points, lagay mo kung ilang points yung i-add mo. Then click add points. So again, pag binary po ang usapan, dalawang beses ka magta-transfer. From your points balance to binary points, tapos mapupunta na siya rito, and then from binary points to the specific account na paglalagyan mo. At kung anong account yung paglalagyan mo, CK0015 for example, hindi na madadagdagan yung left and right niya, pero lahat ng nasa ibabaw niya, magkakaroon ng points sa group points program. Pero anong madadagdagan kay CK00015? Yung incentive points. So dito nyo naman po makikita yon sa incentive program. Ayan. So CK00015, ito siya. Madadagdagan po itong points na to. Kung ilan yung inad mo, ganun din po yung madadagdag dito. At pag naipon ang naipon yung mga points na yan, pwede kang makapag-claim ng incentives. Meron po tayong another video dyan, SESCO Dashboard Tour, how to claim
incentives. So ganyan po gamitin ang points dito sa SESCO.